Yo mga boss, panibagong video na naman po ang aking i-share sa inyo mga boss. Nung una, kamusta po kayo mga boss? Sana okay lang po kayo dyan. Ito nga mga boss, yung i-share ko nga po pa lang yung video is yung para to sa mga wala pong A3 size na printer, na meron lang ay A4 size na printer. Para sa inyo po itong video na to mga boss, magagamit nyo po itong isi-share kong video mga boss, ma-apply nyo po ito sa inyo. Tinatawag po doon na duktong method mga boss, dahil dalawang A4 po kasi pag pinagduktong nyo yan is A3 yan mga boss. Yung iba kasi gusto nilang design malalaki, mga big logo talaga eh. Ang problema eh, A4 lang po yung printer natin eh, kaya tayo na po gagawa ng paraan para maging A3. Yun. Kaya papasukan po natin ng duktong method mga boss. At yun mga boss, check nyo po itong video na to, panoorin nyo po ako mga boss, tara sa Photoshop mga boss. Yo mga boss, ngayon nandito na po tayo sa Photoshop. Una sa lahat, mag-open muna po tayo ng new file. Nyari A3 yung file na gusto natin na gawin. International size A3, size A3 yan. 300 resolution nyo lang mga boss, yan. Okay, yan, A3 size na po yan mga boss. Tapos yung file na ipiprint po natin is A3 file, yan. Malaki yan eh, yan. Drag and drop. Center nyo lang. Yan, pagkitaas nyo mga boss, rasterize lang natin. Itong buo po yan, A3 size yan eh. So, printer po natin kasi is L120 lang, A4 yan, hindi po kaya. A4 lang po kasi ang kaya sa printer. Kaya gagawa natin ng paraan yan, kaya natin siya tatawaging duktong method. Yan. After nyo mga boss, mula dito sa design na to mga boss, kunin nyo lang po yung gitna niya. Pero una sa lahat mga boss, itong background niya, i-unlock po muna natin yan. Click nyo lang po ito. Ay, click drag and drop nyo lang po yan. Delete, yan, para ma-unlock nga. Then, control T. Ito, kukunin natin yung gitna. Ito yung pinaka-gitna niya. Kunin natin yung gitna. Yan. Basta makuha na po natin yung gitna na yan, enter nyo na lang. Tapos balik tayo dito sa file na i-print natin ng A4 mga boss. Yan mga boss. Yung iba nilalagyan pa ng ano eh, ng marker dito sa gilid. So since paano ba? Sige, ilitan na lang natin mga boss para kahit paano. Papakita ko rin sa inyo yung paglagay ng marker. Ilitan natin, control T. Yan. Medyo nilitan na lang natin mga boss ha. Tapos lalagay tayo dito ng marker. Click nyo lang itong ano, dito sa baba. Tapos piliin nyo yung custom size, custom shape tool. Yan, right click nyo, hanapin nyo lang yung parang crosshair. Yung, yan. Yan, tapos piliin nyo lang yung lock to. Zoom natin pa makita nyo. Yan. Ayan mga boss, siya yung magsisilbing tanda. Siyempre, ilagay nyo sa gitna. Ayan. Ayan sa kabila. Control J na nyo lang mga boss para makopya, maduplicate. Tsaka ano ngayon, i-shift plus drag. Ayan. Ibang drag yan mga boss ha. Meron na yung marker niya mga boss. Pwede nyo na siyang yan. Ako gagawa ganito kasi total
magandang resolution naman na to eh. Minimerge ko siyang yung tatlong yan. Yan. After yung ma-merge, kasi itong file na to, ito yung ginagawa natin. Pwede itong magamit sa mga nagsisil screen na walang A3 size printer. Pwede nilang magamit yan. Yung A3 size niya. Kasi mas malaki nga naman siya, mas maganda. Yan. Pero pwede rin siya sa mga DTP, sublimation. Pwede rin. Sa mga ganong dark transfer, pwedeng huwag nyo nalagyan ng marker. Kasi pwede nyo namang itrace siya ng manumano. Itrace ng manumano, mga boss. Pero since itong gagawin natin is for para sa ano, sale screen, lagyan natin marker para pag transfer natin sa screen. May tanda tayo pag pinagtuktong natin. Tanda natin na pantay talaga sila. So, ito na mga boss. Ikakat na natin sila. Pindutin nyo lang itong marquee tool ba to? Rectangular marquee tool. Yan. Click nyo lang yan. Ay, sigurado yun yung nakaklick to mga boss. Naka-shades. Yan. Naka-highlight yan. Click nyo na. Yan. Highlight sila. Sabay. Copy. Pag na-copy nyo na yan, magka-arrow nyo ng ganyan. Copy. Sabay, ano nyo na mga boss? Open na kayo ng A4 size para isasalin natin siya. International paper, change yun ng A4, 300 resolution, okay na yan. After nyan, balik tayo rito. Sabay. Ay, ano muna natin, uncheck muna natin. Sabay, yan, balik tayo dito sa pinaka documents. Marquee tool uli. Yan. Sa mga pagkatong ito mga boss, i-ano nyo lang. Zoom natin, nakamakita nyo. I-usog-usog nyo lang konti kahit mga dalawang inch tuloy. Mga dalawang pitik lang. Yan. Para naman yan, kasi pag ito kasi band paper natin ito i-ano eh. Sa band paper natin ipiprint. So, pag pinagtuktong natin, since sa silk screen natin siya gagamitin, kailangan niyang mag-overlap. Kahit gahibla lang ng buhok, konting overlap lang. Para sure ball na wala tayong uwang, walang uwang pag inano natin sa emulsion. Yun yung purpose niya mga boss. Kaya medyo i-overlap natin. Para buo pa rin siya. Sakop niya pa rin. Sana nagigets yung mga boss. Yan. Mapakita ko sa inyo mamaya. Yan, sabay right click ulit. Then copy. Yan, meron na tayo. Taas baba. Yan. Yan. Pag okay na yan, drag and drop nyo na lang dito sa A4 size. Drag and drop. Drop. Control T. Rotate 90 degree. Sabay enter. Gitna nyo lang naman mga boss. Yan. Ganyan din dito sa isa. Drag and drop. Control T. Yan. Ay mali. Sige, pwede na yan. Ikot nyo na lang. Pwede nyo naman siyang ikot mga boss. Para nakatapat lang siya dun sa ano niya. Gitna nyo lang, center nyo lang. Then sure lang natin na pantay siya mga boss para pantay yung pagkakaprint niya. Iusog-usog lang natin. Kailangan siya mag-centro siya eh. Para pantay talaga. Para sure na pantay. Usog lang rin natin itong isa. Ah, boss. Pagtasa yun ng malapit. Iyan na lang natin. Ayan, yung purpose nyo, no? Oo. Iyan pag naka-overlap siya. Diba? Meron. Para talagang pantay siya, mga boss.
Diba? Pantay talaga yan. So, pagpantay na mga boss, pwede na natin siyang i-print individually ng A4. Print na natin individually sa A4 mga boss ha. Pero bago yun, gitna muna natin siya. Na gitna. Control A, ito na lang, pindutin nyo para gitna lang siya. Control A. Okay, print nyo lang mga boss. Yan, print nyo lang mga boss. Settings, yan, option L120 series. Black lang naman siya eh, kahit hindi nyo napakagandahan. Medyo anong wala lang yung quality mga boss, kasi ano lang naman to eh. Sample lang, papakita ako. Ang design ink. Okay, sabay print na mga boss. Yan mga boss, dito na po tayo. Na-print na po natin yung design natin. Yan mga boss. Yung sunod po natin gagawin eh, kakatin lang po natin sila rito. Yan. Wala po dyan sa pagitan na yan. Ikakat lang po natin. Para masimulan na po natin ang pagduduktong. Yan mga boss. Yan mga boss, after makat, pagduktong na po natin. Yan, pagtatapatin nyo lang naman po yung ano eh. Ito, yung ginawa nating marker. Yan, pagtatapatin nyo lang po yan. Once na magtapat na po kasi yan, sabihin na tuktong na po sila, okay na po yan. Nga pala mga boss, ang gagamitin ko lang ganito, yung parang papel na scotch tape, pero hanggat maaari gamitin nyo po yung scotch tape talaga na transparent para clear din. Wala lang po talaga ang available ngayon eh. Boss, edi may A3 ka na. At yun nga mga boss, ganun lang po kadali gumawa ng A3 size na print na design gamit ang duktong method mga boss. Napakadali lang niya mga boss. Nasa inyo na rin po yan kung paano nyo didiskarte yan ng maayos at kung paano nyo po siya ili-layout ng maayos. Yun mga boss, kaya nyo rin po yan gawin mga boss. Sana itry nyo rin po yan kung may mga ganito po kayong business para masubukan nyo rin po. At yun mga boss, hanggang dito na lang po yung isi-share kong video mga boss. At kung may natutunan po kayo kahit konti mga boss o nakuha ng tip, pa-click naman po yung subscribe button sa baba. Pa-ikalabit na rin po yung notification bell mga boss. Para naman po
makatulong rin po sa akin kahit konti mga boss, at patuloy akong ganahan mga boss. Yun mga boss, hanggang dito na lamang po, at maraming salamat po sa walang sawang suporta nyo at pag-antabay sa mga video na sinishare ko mga boss. Yun lamang po, at maraming salamat ulit, at ingat po kayo palagi, stay safe, God bless.